106.7 Energy FM. Same, same, pero iba. Hello, hello, hello. Happy, happy Wednesday. Yes, yes, yo. December 13, 2023. Kumusta naman ang lahat? Nang mga nakamiss sa akin. Oh, white na white ako ngayon, 'di ba? Ang ibig sabihin ng white ay peace, oh, 'di ba? Sana lahat ngayon sa mundo is at peace. At sana ang mga utak nyo at puso nyo is at peace. Kaya naman, sit down, chillax, relax, kasi andito na ako ulit. Yes, yes, yo. Pero eto na nga mga pangga, we are live once again on Facebook. Sa mga nagtatanong, ano ba kasi nangyari sa'yo? Yes. Nagbakasyon lang po, opo. Nagbakasyon lang po dahil ako po si Dora Estecara, the Explorer. Kasi naman, alam naman natin na ngayon talagang December, eh talagang maraming ano, makakati ang paa, di ba? Makakati ang paa at nangangalabit ng bulsa. So, alam nyo na. Oo, tapos, dahil sa kakatihan ng paa nyo, ang dami nyong narating, pag bunot nyo sa bulsa nyo, ay wala na pala itong laman sa ginagawa ko. Basta masaya ka, sabi nga, diba, kailangan daw, eh, pasweldohin din natin ang sarili ko. So in my case, sobra-sobra na po ang pasweldo ko sa sarili ko sa mga travel. Pero syempre, gusto kong pasalamatan, diba, lahat ng mga sumuporta sa amin, lahat ng mga, alam nyo na, sumuport talaga sa Hong Kong journey namin at doon sa mga Pinoy na nandyan po sa Hong Kong. Ayan, maraming salamat po, 'di ba? Maraming salamat sa inyo. Sabi dito, GK, nag-iyakan ng mga taga Hong Kong at miss na daw kayo. As per Mami Olet, sana raw bumalik ulit kayo ng Hong Kong. Ayan. Sana nga, pero next year naman ulit, 'di ba? 'Di ba? Maraming salamat sa KJ Moms Team Friday, Team Sabaw, Team Amiga, Cardiac Puyaters 18 Global, Luz Bimin Squad, sa Cardiac Team Beshi, Team Hope, Mami Vanji, Ate Juvie, Mami Olet and Mami Merly, Mayo, and Cardiac Nation, maraming salamat din po. Basta sa lahat naman hindi ko nabanggit, maraming salamat din po sa inyong support. Diba? Proven talaga na malalim ang pagmamahal nyo sa amin. Aww, sana lahat, diba? Sana lahat malalim ang pagmamahal. Lalo na ngayong December, diba? Huwag nating sabihin lang na December, so magmahalan na tayo. Kailangan araw-araw po tayong nagmamahalan. Kaya naman, i-share mo na ang live na ito para sulit na sulit ang pagkamiss nyo. Diba? So ayan, share nyo na Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. Ayan, hello hello po. Kumusta naman ang vacation? Masaya naman po ang vacation, sumakit lang yung pa ako. Maraming salamat din sa mga outfit ko at sa shoes na suot ko from Ate Cheryl Gross. Maraming salamat po. Diba? Lahat ng mga suot ko ay puro mga bigay. Tsaka pagpunta namin dyan, o sila Mami Freda, yung group nila, Mami Ludi at Macris, lahat kayo dyan, yung mga nakasama namin dyan sa Hong Kong, maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil di ko alam kung birthday ko ba lagi, talagang may paregalo kayo, no? Kahit dito sa booth, kapag pumupunta kayo, may paregalo. Yung totoo. Pero ibig sabihin, that's love. That's the spirit of love and spirit of giving, diba? So anyways, ayan, I am so back. At happy Wednesday sa lahat ng mga nagkakape out there. Ito muna ang reminder ko sa inyong lahat, ha. Nako, uso po ang sakit ngayon. 'Di ba? May na walking pneumonia at saka yung COVID bumabalik ulit. So, mag-ingat po ang lahat. 'Di ba? Ako nagkasakit din ako, sumakit yung lalamunan ko, nagkasinat din ako. Kaya dapat talagang more water and kung ano man yung mga i-intake nyo na pagkain o drinks, dapat with vitamins 'yan. Kagaya na lang ng coffee, aba, pag kumagko-coffee kayo, ang gamitin nyo na is MX3 coffee mix kasi may high source of vitamin C at calcium po siya. At antioxidant benefits and cholesterol free din. Ito rin po ay low acid coffee na may low calorie sweetener na sucralose na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Para makasiguradong tunay, natural, original na MX3 ang mabibili, siguraduhin lamang nasa mga leading drugstores nationwide kayo bibili.
For inquiries, visit their website, mx3ph.com, or call the hotline 0918-888-8693. Ayun na nga. At dahil dyan, alam kong na-miss mo rin to. Ito na, wag na natin patagalin pa ang ating story. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Naramdaman mo na ba yung may mahal ka at sinasabi niyang mahal ka rin niya, pero feeling mo parang kulang or parang feeling mo hindi ka sapat? Pakiramdam mo, ang puso niya ay nasa iba kahit kasama mo siya. Ano nga bang dapat mong gawin kapag nararamdaman mo yan? Ito ang story ni Rona, 40 years old, at may asawa na, and merong tatlong anak. 25 years na silang kasal ni Marco. Sabi niya mabuting ama naman daw ang kanyang asawa sa mga anak nila. Pero parang may kulang. Kasi hindi niya alam kung talagang minahal ba siya o naging rebound lang siya. Dahil merong childhood sweetheart si Marco, na si Maria. At ang alam niya ay mahal ng asawa niya si Maria, pero nagkahiwalay lang sila noon. Sa hindi niya alam kung ano nga ba ang naging dahilan ng hiwalayan. At sabi niya lahat naman daw ginawa niya para magustuhan siya. Pero tinry niyang palitan si Maria sa isip ni Marco, pero parang kulang na kulang. At dumating na rin sa point na nag-aaway na sila, hanggang sa nagsabi na yung asawa niya na maghiwalay na lang tayo. Pero pag naghiwalay daw sila, hindi na magsusustento sa mga anak. Kaya natatakot din siya. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Dear DJ Kara, ako po si Rona, 40 years old, at itago na lang po natin sa pangalang Marco ang aking asawa. Mayroon po kaming tatlong anak na babae, isang 12 years old, 8 years old, at 4 years old. 12 years na po kaming kasal ni Marco. Sa pagsasama po namin, nakikita ko naman po sa kanya na isa siyang mabuting ama sa aming anak. Maalaga, masikaso, at mapagmahal. Tuwing uuwi siya sa bahay galing sa trabaho, palagi niyang inaasikaso ang kanyang mga anak hanggang sa pagtulog. Masarap sa feeling na mayroon kang asawa na tinutulungan ka sa pag-aasikaso sa mga anak mo. Opo, DJ Kara, kasal po kami ni Marco. Mahal ko siya, pero hindi ko alam kung minahal niya din ba talaga ako. Bago po kasi maging kami ni Marco, sinabi niya sa akin na mayroon siyang childhood sweetheart na ang pangalan na ay Maria. Mahal na mahal niya si Maria, pero nagkahiwalay sila noon. Pero hindi ko alam kung bakit. Lahat ginawa ko para magustuhan niya ako, dahil gusto ko nga siya. Sinubukan kong palitan si Maria sa isip niya, at tingin ko, naging matagumpay naman ako dahil pinakasalan niya ako. Kaso hindi ko alam na dadating pala sa punto na magkikita sila ulit at magkakasundong magsama. Kinausap ko si Marco tungkol dito, pero nauuwi kami lagi sa away. Masakit para sa akin kasi sa isang iglap, biglang gumuho yung pamilya ko. Kasi dumating kami sa punto na madalas na kaming hindi nagkakasundo sa ibang bagay, at mabilis na rin siyang magalit sa mga maliliit na bagay na hindi ko nagagawa sa bahay. Kinausap ako ni Marco. Sinabihan niya ako na hihiwalay niya na ako. Sobrang sakit para sa akin, DJ Kara, na parang wala na akong magawa. Parang ginawa niya na lang akong pahinga. Isa pa, mas nadurog yung puso ko nang binigyan niya ako ng option na kung sa akin mapupunta ang mga anak namin ay hindi niya ito tutustusan. Pero kung sa kanya, siya na ang sasagot sa lahat kasama si Maria.
Naguguluhan po ako, DJ Kara. Ano po bang pipiliin ko? Isa lang po akong mananahi at hindi ko alam kung kaya kong tustusan ang pangangailangan ng mga anak ko. Pero ayoko din naman po mabaliwala ang pagiging ina ko sa kanila. Sana po matulungan niyo ako. Nawawalan na po kasi ako ng lakas ng loob na lumaban. Hindi ko na po talaga alam ang gagawin ko. Parang ano to, no? Parang feeling mo rebound ka. Shout out sa lahat ng mga nakakaramdam ng ganito pero nagsistay pa rin sa relasyon. Grabe kayo. Grabe ang tatag ng puso ninyo. Ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Rona na nasa isang relasyon, kasal naman sila, buong pamilya sila, pero nagkakaproblema siya sa kanyang asawa kasi mahal na mahal pa rin ang asawa niya. Yung childhood sweetheart na si Maria, at to the point na hiwalayan na yung topic. Alam nyo, kapag pumasok yung topic sa relasyon, ang hiwalayan, sunod-sunod na yan eh. Kaya wag na wag kayo magsasabi ng hiwalay kung hindi nyo naman talaga intention na makipaghiwalay. Lalo na sa mga nananakot lang, kasi may mga ganun eh na tatakutin ka lang, o hiwalay na tayo, pero yung pala gusto lang magpahabol. Aminin niya, may mga ganyan. Diba? Charot-charot lang pala. Oh, but anyways, sa case ni Rona, eh may mga anak kasi sila pati. So parang hirap nga naman magdesisyon. Ano ba? Eto, sabi dito, magbasa tayo ng mga comments. You can also comment down below sa ating Facebook Live. Idaan mo sa barangay, sa korte, talo yung lalaking yan, sabi ni Mami Normelita. Yan. So, idaanin daw sa legal na paraan. Ito pa, ang importante, ikaw na ang kasama niya sa buhay, ikaw na ang asawa niya, kasal kayo at may mga anak pa. Masakit lang tanggapin na sabihin niya na makikipaghiwalay na siya. Ipaglaban mo kung ano ang tama, kasal kayo, pwede mo siyang idemanda oras na hindi siya magsustento sa mga anak ninyo. Yan, sabi ni Rhea. Eto pa. Ang payo naman ito ay para kay Marco. Sabi nito, Marco, you are already married. You should have let the past go. Even tough, your paths across again. Dude, you should have put your walls up, set boundaries. So Maria will understand that you are married. Rona, if he demands to separate with you in return, demand a child support or else you'll see each other in court. Sabi ni Ate Patricia. O eto pa, convince your partner to relive the times when you're still in courting stage para maalala nyo kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Don't give up, as per Peter Sming. Huwag ka daw mag-give up. Ito pa, hindi po siya dapat ang magbigay ng kondisyon sa paghihiwalay ninyo. Pwede mong idaan sa legal ang sustento habang nasa iyo ang mga anak mo at pwede mo siyang idemanda, lalong-lalo na sa pambababae niya. Sabi ni Mama Lola, oo nga naman. Hiwalayan mo na lang, rebound ka lang eh. Karapatan niya pa rin magsustento sa mga anak mo dahil kasal kayo. Sabi naman ni Mami Rosalie. Well, well, well. Nako, kawawa naman si Rona, no? Talagang mahal na mahal niya yung asawa niya. At in fairness ha, may respect and takot pa rin siya. Kahit ganun yung ginagawa sa kanya. Alam nyo, pagdating sa pag-ibig, mahirap yung second best ka lang, or rebound ka lang, or pwede na. Dapat kasi kapag may partner tayo, buong puso yung pagmamahal sa atin. At ganun din naman tayo sa kanila. Pero pag half-hearted kang nagmamahal, paano ka mananalo sa laban? Parang imagine din natin na nasa isang race tayo. Kapag tumakbo ka ng mabilis, for sure makakarating ka sa finish line, di ba? Kasi buong puso mo at utak mo, alam mo na gusto mong manalo. Gusto mong ma-reach yung finish line, kaya bibilisan mo. Pero, parang sa pagmamahal, kapag kalahati yung puso mo at half-hearted ka nagmamahal, hindi ka ganun ka-sure, hindi mo i-all out, mabagal yung takbo mo. Paano ka mapupunta agad sa finish line at paano ka mananalo? So sa pagmamahal, kailangan buo yung puso mo at sure na sure ka na ito yung gusto ko, ito yung ipaglalaban ko, gagawin ko lahat para sa taong to. At sa case mo, Rona, mukhang ikaw lang yung ganun. Yung asawa mo, hindi. Kasi dapat hindi ka na nakakaramdam ng insecurities eh. Dapat pinaparamdam niya sa'yo na secured ka. Which is yun ang kailangan ng lahat kapag nasa relasyon. Security. Diba? Kung nag-aalangan pala sa'yo ang asawa mo,
at sinasabi niya na makikipaghiwalay siya. Sana magkaroon kayo ng conversation, ng communication na matanong mo siya kung ano ba talaga ang laman ng puso niya at ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa'yo. Kasi hindi ibig sabihin na magkasama sa iisang bubong nagmamahalan. Ha? Marami nagsasama sa iisang bubong na hindi naman talaga totoong nagmamahalan. Dahil lang sa anak, dahil lang sa pinilit, dahil lang sa nakabuntis. Sana hindi ganun ang reason. Pero dahil andyan na yan, may family na kayo, siguro para sa ikagagaan ng puso mo, mag-usap kayo. At kapag sinabi niya na may mahal siyang iba, nasa sayo na yan kung kaya mo bang ilaban o hindi. Kaya mo bang ilaban yung taong half-hearted sa'yo? Kaya mo mag-risk? Kaya mong tanggapin lahat ng luha? Ikaw ang makakasagot niyan. Ang pinakamahalaga at the end of the day ay yung tanong na, masaya ka ba? Diba? Kasi kung hindi ka masaya, saan papunta ang lahat? Lahat ba ay para lang sa kanya? Alalahanin mo, may sarili kang buhay. Dapat masaya ka din sa relasyon. Dapat pareho kayong nagmamahal. Ngayon kung tinatakot ka naman niya about the kids, nakalimutan mo na yata na legal kayo, nakasal kayo, at nakalimutan mo na yata na lahat ng karapatan ay hawak mo. Kasi kung nambababae siya, tama, pwede mo siyang idemanda. Pwede mo siyang takutin. Nasa iyo lahat ng karapatan eh. At yung tatlong anak, sabihin na natin na mahina ang loob mo kasi sometimes mahina ang loob natin kapag wala tayong pere. Pero wag kang panghinaan ng loob kasi ikaw ang tama. Pag nasa tama ka, dapat malakas ang loob mo kasi wala kang ginagawang masama. Diba? Ganun yun. Kaya wag kang matakot kasi you can seek help. Marami kang pwedeng puntahan regarding your marriage, regarding sa mga anak ninyo. Huwag kang magpapadala sa takot. So Rona, I hope you find peace. Sana ang puso mo ay nasa magandang kalagayan after nitong pangyayaring to. Kung makikipaghiwalay man siya o hindi. Sana mahanap mo yung kaligayahan. And the best thing is, tatagan mo ang loob mo. Kasi kapag nanghina ka, paano yung tatlong anak mo? Sa'yo sila aasa. At kapag naging mahina ka, lalo kang kakayan-kayanin. Tandaan mo, how you love yourself is how you teach others to love you. Sincerely,